So guys, kamusta? Panibagong video, panibagong game booster na naman ang i-share ko sa inyo para matulungan ko kayo pabilisin ang performance sa cellphone nyo. At kung grabe na yung FPS drop or lag na nilalaro mo sa online games mo, eh tiyak na makakatulong sa inyo ang video na to. So kung interesado ka sa mga ganitong video, ako nga pala si SynergyPH. Ituturo ako ng mga tips and tricks sa cellphone. Kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel and i-click mo na rin yung bell para lagi ka updated pag may lagi akong upload na video. So yan lang guys, I hope na makatulong sa inyo lahat ng aking mga ituturo. So hello guys, welcome back to my channel. Nag-upload nga pala ako ng dalawang video. Sa mga previous video ko, sana panoorin nyo na yan. And yun lang, simulan na natin. Mabilis ang tutorial lang din to. And yung application na game booster na nakita ko is nakita ko lang dito sa Play Store. Yan, tinatawag na game mode Game Booster Pro. And magagamit lang natin siya sa trial version. Pero maghahanap din ako nito ng pro version na mode para magamit. Ma-share ko sa inyo ng full capacity and paggamit nyo siya ng buong buo. So, open na natin guys. Install nyo lang and search nyo lang siya sa Google Play Store. And nandun naman lahat yun. Yan, ayan yung buong interface. Pero bago natin guluin yan, may tuturo muna ako sa inyo na tricks bago natin yan gamitin. So, ang gagawin lang naman natin is pupunta tayo dun sa developer option. Hanapin nyo muna yung about phone. Ayan. Pag nahanap nyo about phone, punta kayo sa baseband and kernel. Then, itong build number, click nyo lang siya ng 6 to 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, ayan, pwede na natin makita yung developer option. So, saan nga ba natin makikita yung developer option? Makikita natin yung developer option dito. Makikita natin yung developer option sa additional settings. Ayan. Ito na siya guys, yung developer option. And then, naka-show up na siya. So, napaka-basic lang nung gagawin natin. Kung hindi nyo siya mahanap guys, search nyo na lang siya dun sa search bar nyo dun sa settings kung meron man kayo or wala. Kung wala naman is pwede nyo namang hanapin na lang and sundan tong buong video na to. And wag nyong i-skip and panoorin nyo na step by step tong tutorial na ginawa ko. Then punta kayo sa developer option. Yan, naka-switch on na siya dito. Then ang hanapin nyo lang naman dito is yung enable GPU debug layers. Ayan, napaliwanag ko na sa mga previous video ko and hindi ko na siya ipapaliwanag. So yan lang guys, on nyo lang naman yan. Then dito guys, ano lang naman to, optional lang naman to kung meron kayo nitong Force 4X MSAA. Ayan. And on nyo lang din yan, disable HW overlays. Optional lang yan guys ha, kung meron kayo or wala. Kung wala naman, is okay lang naman kahit hindi nyo i-on. Pero ang recommend ko lang talaga sa inyo dito na i-on is itong dalawa. Enable GPU debug layers and itong graphics driver preference. Ayan. So dito, ang gagawin nyo lang dito, is hahanapin nyo dito yung game booster nyo. Lang guys, hanapin lang natin. Ayan, itong gaming mode. Dito yun eh. Ayan, select nyo lang siya dito sa system graphics driver. Then, yung mga gusto nyong nilalaro, select nyo din siya dun sa graphics. Dun sa system graphics driver. Ayan, katulad nito, Wild Rift. Select natin sa system graphics driver. Kung naglalaro kayo ng PUBG, CODM, and especially Mobile Legends, ayan. Kinakailangan nyo iset siya dun sa system graphics driver kung meron man kayo or wala. Kung wala naman is okay lang din. Then ayun, proceed tayo sa next na gagawin natin. So gagawin lang natin, punta na tayo dun sa application na ininstall natin, which is ito, gaming mode. Wait lang guys, may ads eh.
Yan. So nandito na tayo guys, and maglalagay lang ng una nyo lang gagawin dito, maglalagay muna kayo ng games. Maglalagay muna kayo ng games dito. Hanapin natin yung Wild Rift. Nasa baba yan guys, yung Wild Rift. Ayan, Wild Rift guys. Save. Pagka-click nyo na save, click nyo lang yan. Ayan, loading settings. Pero hindi pa yun yung gagawin natin. Ulitin natin guys. Click nyo tong switch dito sa gilid. Ayan. Pagka-click nyo yung button dito sa gilid. Ayan yung logo na puti. Pagka-click nyo yan, click nyo to. Clear background apps, boost RAM while playing games. Then, seselect nyo siya sa, switch nyo lang sa on. Then, maghihingi siya ng permission. Then, kailangan nyo i-switch yan sa on yung permit usage access. Yan, tapos, pagka na-switch nyo na yan, yung button dito sa gilid, is pwede nyo nang ilagay sa aggressive. Then, bam, may lalabas na ads. Hintayin nyo lang. So, ayan, tapos na natin yan. Dito, wala na kayong, recommend ko na wala na kayong gagalawin dito. Pero, nasa inyo pa rin yun kung gusto nyong switch on to kung kapag naglalaro kayo. Ayan, yung auto-reject call, kung may tumatawag ko yan, yung notification. Ito, recommend ko to sa mga full-time gamers na, naglalaro talaga araw-araw, yung auto-reject call and notification block. Then dito, change ringtone and change media. Volume lang naman yan. Tapos dito, disable auto brightness. Sa brightness lang ng screen natin ng cellphone yan. So, yun lang guys. And then, pwede nyo na i-click to. Yung button start. Ayan, pwede na kayo maglaro. Pagtapos nyan, pwede nyo. Pagtapos mag-loading nyan, pwede na kayo makapaglaro. Then, ayun. So, yun lang guys. Once again, ako nga pala si SynergyPH. Huwag makalimutang mag-like and subscribe sa aking channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang updated pag may lagi akong upload na video. So, yun lang guys. Kita kita sa next video.